At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Bata pobre at masaba ang ugali ni Gwen. Kawawa ang yayadya sa kanya. Isang araw, nakita niya ang isang pulube sa harap ng kanilang bahay. At sinigawan niya ito at itinula. Pero nakatingin lamang sa kanya ang matanda. Isang gabi, napanaginipan niya na naglalakad ang kanyang mga laruan at unti-unti na lumalapit sa kanya. Nagpakita rin sa kanya ang matanda, pero di siya pinaniwalaan ng kanyang mga magulang. At isang gabi na di siya makagalaw at naging manika na siya, na kahit anong tawag niya, di na siya naririnig ng kanyang yaya. Gwen! Gwen! Halika na! Kumain ka na! Gwen! Gising ka na dyan! Papasok na ako, ha! Gwen! Pwede ba? Huwag ka na magtago dyan. Huwag mo akong pagtaguan. Halika na, kakain na. Lalabig na yung pagkain mo. Halika na! Gwen! Asan kaya yung batang yun? Gwen! Pwede ba? Huwag mo na akong pagtawukuan. Halika na! Asan kaya yung batang yun? Buti pa, lalabas na ako dito sa silid niya. Ay! Yaya, andito lang ako. Bakit di mo ako naririnig? Yaya, andito lang ako. Tulungan mo ako. Yaya, tulungan mo ako. Bakit ganito? Di ako magagalaw. At bakit naging laruan ako? Isa na akong manika. Daddy, Mami, tulungan niyo ako. Alam kung saan nagpunta si Gwen. Basta ang alam ko, bigla na lang nagtatakbo at nagsisigaw. Tapos, biglang nagkulong sa kwarto. Inong sinundan ko, wala doon. Hinanap ko kung saan-saan, pero wala, ma'am. Ang akala ko lang, nagtatago at niloloko lang ako. Pero gabi na, hindi pa siya lumalabas doon sa kwarto. Eh ngayon, wala talaga, ma'am eh. Hindi ko siya talaga mahanap. Wala yung anak niyo, ma'am. Gwen! Anak! Oh, di naman ganun si Gwen eh, na hindi nagpapaalam. Ang alam ko sa anak ko, nagagalit siya, oo. Pero kahit na magtampo yun, hindi yun lalayas. Hindi yun aalis nang hindi nagpapaalam sa amin. Oo, ma'am. Alam ko naman eh, na matapang yung batang yun. Sir, ito yung picture ng anak namin. Tingnan mo. Para na ninyong awa, hanapin niyo ang anak ko. Please lang, hanapin niyo ang anak ko. Mahal namin yung anak namin. Nag-iisa lang yun eh. Kahit magkano, pagbabayad kami, makita lang namin ang anak namin. Di po problema ang pera. Di po yan importante. Ang mahalaga, mahanap at makita namin ang anak ninyo. Dahil trabaho po namin yan. Pakiusap, hanapin niyo ang anak ko. Parang awa niyo na.
Hanapin yung anak ko! Gwen! Anak! Gwen! Kaya ka nagkaganyan. Masama ang ugali mo at mananatili ka sa ganyang kaanyuan. Ipagdasal mo na ang makakakuha sa iyo ay mabait. Pag masama, malas mo. Kasi masama ka. Anong pinagsasabi mo? Di ako nakikipaglukuhan sa iyo. Ganun ba? Pwes. Diyan ka hanggat di ka nagbabago. Teka, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan! Ibalik mo ako sa dati! Gawin mo akong tao ulit! Hoy! Huwag mo akong iwan! Anak, nasaan ka? Matagal nang paghahanap namin sa'yo. Mami! Mami! Naririnig mo ba ako, Mami? Auntie, tulong ako. Di ako nawawala. Auntie, tulong ako. Bakit di mo ako makikilala, Mami? Bakit di mo ako marinig? Mami! Natatakot ako! Natatakot ako! Anak, Gwen! Kahit wala ka na, tandaan mo, anak. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Mahal na mahal kita. Andito ang kanyang manyiko. Kung saan nandito lamang ang anak ko. Gwen, anak. Anak ko. Nahihirapan na ako sa pagkawala mo. Hindi namin alam ang aming gagawin, anak. At kung saan ka namin hanapin? Nasaan ka ba, anak? Dito ka lang pala. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tanggapin na natin na wala na siya. Masakit. Masakit na masakit. Hindi na natin malakikita ang anak natin. Nasaan na ba siya? Di ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Di ko alam kung ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Ang anak natin na lagi lamang laman ng aking isipan. Nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya? Ah, tama na yan, tama na. Huwag ka nang umiyak. Tama na yan. Mami, huwag kang umiyak. Andito lang ako. Mami! Andito lang ako. Sana naririnig niyo ako. Andito lang ako. Naawa na ako kay Mami. Mami! Andito ako! Mami! Kung anong
Lungkot mo, ganun din ako. Mami, mahal na mahal din kita. Daddy! Sir, ilalagay ko na ho sa bodega ito. Ay, ko na lang yung bahala. Kung anong gagawin mo dyan. Huwag mo lang itatabi kasi mas lalong nalulungkot ang ate mo kapag nakikita mo yan na laro ni Gwen. Iyak nang iyak kapag nakikita mga laro na yan. Kaya ilagay mo dun sa hindi na makikita. Pige na. Please, Dad. Huwag niyo akong itapon. Dad, please. Dito lang ako. Mami, mahal na mahal ko kayo. Dad, Mami, Yaya, huwag mo ko itapon. Sir, mag-anim na buwan na ho na nawawala si Gwen. Sa palagay ninyo, makikita pa natin siya. Kahit pinahanap niyo na sa pulis, wala pa rin. Oo, Yaya, mahanap niyo pa ako kasi andito lang ako. Andito lang ako, Dad, Yaya. Ewan ko. Sana makita pa natin siya. Ano ba? Hanggang kailan ba ako ganito? Di ako nawawala. Andito ako. Huwag mo akong itapon, Yaya. Huwag mo akong itapon. Ayoko dyan. Ibalik mo ako sa silid ko. Ayoko dito. Yaya! Ayoko dito. Huwag mo akong itapon. Ah, ito pa, mayroon pang basura dito. Parang awa mo na, Yaya. Huwag mo akong itapon. Huwag mo akong isama dyan. Ito, Mama. May basura pa dito. Kunin mo ito. Yaya! Ito. Ayoko dyan! Plastic. Ibalik mo ako sa silid ko! Juan! Kailangan makatakas ako dito sa mga basurero. Kailangan makagapang ako. Ito, kagapang ako. Papunta sa bahay. Ito, ayoko. Ayoko na mawalay sa inyo, Mami, Daddy. Andito lang ako. Mami, Daddy, kagapang pa ako. Baka damputin ako ng mga basurero. Ba ako. Tapos, lilinisin ko yung silid ni Gwen. Ay, Gwen, ano bang nangyari sa'yo? Nasaan ka na? Ha? Ano yun? Ay, nako, hindi ka pala nakasama sa basura. Siguro, nahulog ka dun sa kahon. Maganda ka pang manika ni Gwen, ha? Buo ka pa at hindi sira. Siguro, hindi ka talaga pwedeng itapon. Ang mabuti pa, iuwi kita sa anak ko para may laruan siya.
matutuwa yun. Siguro naman, kahit na umuwi yung amo nating masungit at maramot, hindi kanya kilala. Ganda nito. Kahit luma na, kunting linis lang ay okay na. Lalabas na ang ganda nito, Inay. Oo, anak. Paliguan mo yan, ha. Alagaan mong mabuti. Ingatan mo. Dahil sa'yo na yan. Kasi mabait kang bata. Salamat, Nay. Ang saya-saya ng anak ko. Nagustuhan niya yung manikang iniwi ko. Love you, anak. Salamat, Inay. Mahal na mahal kita. Salamat ha. Ang ganda-ganda nito. Oh, sige, ingatan mo yan ha. Pakaalagaan mo, paliguan mo, at bihisan mo ha. Alam mo, Nay, ilinisan ko to. Tapos, ayusan ko. Magiging maganda siya. Lilinisan ko talaga. Oh, sige, anak. Halika na. Kain ka muna. Baka gutom ka na. Opo, Nay. Ang gandang-ganda talaga nitong manyika na to. Ang saya-saya ko sa araw na to. Pagkatapos natin kumain, lilinisan ko siya. Na kita. At ito, pupunasan na kita ngayon para malinis ka. Pe! Ang paw naman ng basahan mo. Yaks! Ang pinunas mo sa akin. Ayan. Kunting linis lang sa'yo. Gaganda ka na. Sandali ha. At susuklayin kita. Teka. Nasaan ba yung suklay? Ito. Nahanap ko ng suklay. O yan. Maganda ka na. Nasuklayan na kita. Aray! Masakit! Ano ba? Dandan, Ray! Dandan, ano ka ba? Teka, tutuloy ko ito mamaya. Kakain muna kami. Tingnan mo, maganda ka nang tingnan ngayon. Rico, masakit ang anit ko. Bisit ka talaga. Masakit, pero okay na rin. Kaysa mapunta ako sa iba. O anak, kumain ka muna. Mamaya na yan. O ayan o. May kamatis at tinapa. Ah, pero bago tayo kumain, magdasal muna tayo ha. Ay, buti pa sila kakain. Ako, parang laging busog ako. Diwata! Diwata! Magpakita ka sa akin, Diwata! Asan ka na? Magpakita ka sa akin! Sige na, please! Nakikiusap ako! Sige na! Magpakita na kayo! Diwata! Please! Asan na kayo? Di sana ako magpapakita sa iyo. Eh kaso... Gusto kong ma-check kung may nagbago na sa'yo. Good! Kaya ibalik mo na ako sa dati. Gawin mo na ako uling tao. Naiinip na ako eh. Bakit ko naman gagawin yun? Di ba ang sabi mo? Pag may bata na nag-aalaga sa akin, babalik na ako sa pagiging tao. Oh, di mo pa nakikita? Ang linis-linis ko na at napunasan na ako. Inalagaan na ako at katabi ko pa sila. Kuya, sige na. Gawin mo na akong tao ulit. Sige na, please. Sorry.
Pero wala pa rin pagbabago ang ugali mo. Ganun pa rin, di ba? Ano? Magaspang pa rin ang ugali mo. Di ka pa marunong gumalang sa nakakatanda sa'yo. Kaya di ka pa pwedeng maging tao ulit. Sorry. Ang labo mo naman. Kala ko, magiging tao na ako. Yun pala, ganito din ako? Hindi pa bumalik sa dati? Ha? Teka, Diwata! Huwag ka muna umalis! Mag-usap muna tayo! Ay, umalis na ulit. Ano ba ito? Kakainis! Kailan ba ako magiging tao? Please, Diwata! Please! Sabi! Ano ba? Please it! Huwag ka na malungkot. Ginawa naman natin ang lahat, pero hindi na natin siya nahanap. Masakit dito sa dibdib ko. Masakit ang mawalan ng nag-iisang anak. Malay mo, bigla na lamang siya umuwi. Eh, malay mo, isang araw, andito na siya. Eh, huwag ka nang malungkot. May pag-asa pa. Huwag ka nang umiyak. Ipagdasal na lang natin na sana isang araw umuwi na siya. Makakabalik pa kaya sa kanyang mga magulang si Gwen? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.